What's up, what's up, what's up mga broski? This is Trojan Gamify. Maghahandog tayo sa inyo ng malupit, nagbabagang balita mula kay Dragonari mga broski. So, grabe! Ka-announce lang nila mga broski, but nag-drop sila ng video regards kay Dragonari Kart na mangyayari sa ating Dragonari ecosystem mga broski. So, ito yung sinasabi nila last time guys sa AMA. And in this video guys, makikita natin yung mapa, yung drawings, yung image, yung kabuuan ng ano bang mangyayari mga broski. But anyway guys, before we continue on, if you guys haven't subscribed, now is the right time. Click that subscribe button, click that notification bell, and of course, if this video is informative to you or it helped you in some way, click, drop that like button also. Okay, mga broski? So, basahin lang natin guys saglit. Ano ba ang sinasabi dito kay announcement ni Dragonari mula kay Telegram? In the kingdom of Dragonaria, yan, medyo putol. Dragons will not only battle for you, they will also race on wheels. So, grabe guys. So, hindi lang natin mga dragons natin sa Dragonari pwedeng gamitin sa PvP na paglalaro, and of course pwede din natin silang ipag-race guys. Pero of course bago mangyari yon, kailangan natin silang i-fuse mga broski, or yun nga, pag-fuse. Sa season na to, nagagawin nila sa first season, sabi doon sa kanilang marketplace at sinasabi din sa kanilang white paper, or I'm not sure, pero ang sabi doon is there's only total of 14,000 guys. So this one's really limited broski. So napaka-limited lang nitong ating cart na to. So if you guys get a chance, huwag niyo yung i-miss yung opportunity para makapag-fuse ng ganito. And of course, para din makasali sa ating race, ano? So in every element, there will be 2,000 of each. So there's 7 elements. Ano ba tong mga elements na to, mga broski? So we have fire, earth, air, electric, plant, water, and ice. So yun yung mga element na pwede nating i-fuse. Or I'm not sure kung hindi pa talaga nabibigay full na detail, pero according sa picture dito, yan, diba? Meron diyang electric and fire. So maybe you can fuse different element, pero merong pinaka kung ano yung meron, kumbaga option. Like dun sa pag-fuse natin sa epic or sa legendary, merong option kung ano ba yung gusto nyong maging resulta ng element niya. Halimbawa parang ganito, diba? So punta tayo sa cave, barracks. Oh, not barracks, pero dito sa saan ba to? Altar. Yan, fusing. So diyan, magkakaroon siguro ng ganyan. So siguro yung dalawa, yung isa parang oh, ito yung gusto kong element. Ito yung fire na gusto ko, or electric or water. Yan, yung gusto kong maging ma-fuse sa kanya. So yun yung element na gusto kong kalabasan. So I think na ganito yung mangyayari mga broski. Okay? So anyway, keep an eye on it, and of course, stay tuned dito sa ating channel, and I will announce kung ano man yung malalaking announcement or anong update sa ating Dragonari mga broski. So continue on mga broski. You will get to know each corner of the 7 islands. So yun nga yung 7 islands, and I think in my theory would be all the elements, di ba? Yun lang naman yung 7. There will be one card of each element. So ito na yung pagdating dito guys, there will be one card of each element. 7 cards in the first season and 7 pilot per race. So sa first season, ang mangyayari dyan mga broski, kasi nga 7 element, so per race, ang tingin ko mangyayari dyan, isang element lang, hindi tayo mag, kung may nakapili na ng electric or ice or water, yan, hindi nyo na siya pwedeng mapili kasi 7 lang yung pilots, di ba? 7 element, 7 pilots, yun lang ang pwedeng, and 7 lang yung slots para sa race na to. Yan. And join the tournament to collect ECT. Yun, napaka-importante nito mga broski, kasi yung ECT, it's another token ni Dragonari na makakatulong para hindi natin magastos na magastos si CYT. Yan. And you can earn this by the kart race. Yan. And keep on racing to earn NFT. So meron din tayong mapapanalo ng NFTs, hindi pa nila sinasabi kung ano. So maybe it's another card or another rare dragons or some type of dragons or equipment, yan, no? Do you think you can handle it?
Dragon Tamer. Yun, mga broski. So, ngayon, guys, nabasa na natin to. And, medyo panoodin, guys, natin yung ating video. Ito na, mga broski. Grabe. So, yan. Ito yung island. Yan na. Yan yung racetrack. So, I think it's really important to own the island kasi, like I said before, I think there's the islands, it's gonna play a big role sa ecosystem ni Dragonari. Again, di ba? Kasi, you can host a tournament dito, like the card, or maybe sa player versus player ni Dragonari, or something else. And of course, you will have a say to the project, to upcoming project, yung sabi nila sa AMA. So, that being said, napaka-importante for me na magkaroon ng island. So, I hope you guys are the same thing. And, yan nga, nakita na natin yung itsura ng magiging kart, di ba? Yung racetrack, and yung 3D. So, ganito yung magiging itsura niya. And, it's really exciting, guys. And, it's really nice kay sa team ni Dragonari. Yun na, di ba? Yan, binigyan nila tayo ng teaser nito. And it's really nice for them to consider yung mga investor, yung mga player, ipakita to para sa atin. It's really nice. It's really nice of them, no? Yan na yan, mga broski. And again, guys, follow up lang tayo, guys, sa AMA recap natin from the other day sa video natin. I missed something very important na hindi ko nabanggit. And buti naalala ko. One of the really important thing that they mention on the AMA kay ni Alejo, is going forward or currently si Dragonari CYT is being audited by Certic, mga broski. Napakalaki, napaka big deal nito, because bakit? Once na we get audited, it's not only that we can say na yung project natin is legit, hindi siya rug pull, hindi siya scam. It's also put us on place on the valuable builder ni Binance. So, pag na-audit na tayo, meron na tayo nun, magkakaroon nun ng big impact para, syempre, legit, maganda. Maganda yung score natin sa security, sa mga transactions, sa lahat-lahat. Makikita dun sa pag-audit na nun kung ano ba ang, gaano ba ka-secure si Dragonari CYT. So, if we get a good score, it will play a really crucial part sa pagiging top natin sa top 10 ni Binance, and hopefully mapili tayo, dahil pag tayo ay napapasama sa final top 10 ni most valuable builder ni Binance, hindi lang tayo makakuha ng funds, of course, para to keep our game and our project develop and improve, and of course we will get a promotion from them. Matutulungan tayo nila, guys, na ang lawak ng Binance. And another thing, and some very big thing, is we can get listed on Binance Exchange. Grabe, guys, di ba? So let's keep our hopes up, keep on faith, keep believing sa ating team. Nakita nyo naman, guys, grabe. Every day, almost every day, merong announcement, merong pagbabago sa ating Dragonari, sa ating project. And also in the marketplace, in the hub, if you guys haven't checked yet, ang daming pagbabago nung sa ating user interface. So I suggest you guys check it out para, kumbaga, kung kayo nagiging feel down or na-feel down, nawawala ng pag-asa sa ating project, don't be, kasi napaka-aga pa niya. Napaka-baby pa niya, ano? So again, guys, don't believe on the fathers, sa fads, sa mga nagpapads. Don't believe in them. Do your own diligence. And of course, all of this is not financial advice. I'm not professional financial advisor. I'm just Trojan Gamify, just like all of you. And I hope that this video helped you in some way. And if it does, don't forget to click that notification bell, subscribe button, and of course, put that thumbs up in there for us, okay? And guys, one more thing really important is keep in tune, because I will announce something really good siguro pag naglabas na, or before magkaroon ng PVP, I will announce something really good for you guys. So
Of course, you must be a subscriber of this channel to be able to participate. Alright guys, so yun lang mga broski. So I hope you guys are having a good one. Again, this is Trojan Gamify and I will see you guys soon.